Okay, so welcome back po no sa Jeff Repairman. Ngayong araw po ang topic po natin, paano malalaman kung gumagana o hindi ang isang remote control? Okay? So lahat po ng remote, split type man 'yan na remote or DVD player, TV, ito ang GMA for double box, ay lahat po ay may sensor. Ito po ang sensor niya na parang ilaw sa harap. Ito po, remote ng Bluetooth speaker. So, yun po yung Bluetooth speaker. Ito po yung remote niya. Ayan. So, lahat po, may mapapansin po kayo sa harap. Ayan. Na parang ilaw, no? Okay. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Ganito pong gagawin nyo. Una po, syempre, kung yung battery nakalobo na, kung lobo na yung battery, bili po ng bago. So, palitan lang po. Okay? Kung napalitan na yung battery, at subukan po natin. Okay? Kung paano malalaman kung sira or hindi ang isang remote control. So, kailangan po magpunta sa madilim, no? Kasi po, kung maliwanag, hindi natin makikita yung sensor kung gumagana or hindi. Kailangan po sa medyo madilim lang. Ayan. So, nasa madilim na po tayo. Okay, kita niyo po. Ito po yung GMA portable box. Ay, GMA remote, no? Subukan po natin kung gumagana o hindi. Magpindot lang po kayo dyan. Kahit alin dyan na keypad, ay pwede po kayo magpindot. Tapos, itapat lang po sa camera. Yung ilaw yung ganyan. So, sa madilim lang po. Ayan. So, subukan na po natin, no? So, ayan po. May makikita kayong ilaw na nag-spark, kumbaga may ilaw na nagbi-blink. Ibig sabihin po okay ang remote. Ayan po. Ibig sabihin po gumagana na remote. Ayun yung ano naman po, yung isang remote ng Bluetooth speaker. Subukan po natin. Kailangan sa madilim lang talaga. Ayan. So ito po, hindi umaandar. O hindi gumagana yung remote. Sira po yung remote. Ayan, ayaw po. Palitan po ng battery. So, matagal ko na po hindi ginagamit to. Ayan, ayaw po. Tingin ko battery po to. Ayaw. So ito po ang okay. Okay, ibig sabihin okay pa yung battery. Hindi po sira yung remote. Ayan. Meron pong nagbi-blink. Ayan, tapat ko lang ng maayos sa camera. Ayan. Ibig sabihin po, okay po yung remote. Okay? Basat nyo pong camera ng cellphone nyo, itapat nyo ng maayos para mas maliwanag sa tester. Ayan. Ibig sabihin po, okay yung remote. Hindi po sira. Okay, so ganun lang po ang pag-test na remote kung sira or hindi. Bali, siyempre po, unang step ang gagawin natin. Unang step po ang gagawin nyo, siyempre magpalit po ng battery. Baka po yung battery nyo ay lowbat na or namamagana. Siyempre, palitan na po. Tapos, pangalawang step, i-check po yung terminal. So, yan po yung negative nya, ito, yung may spring. Yan po yung positive, yung walang spring. Okay, tsaka makikita nyo na po sa diagram nya. Ayan, positive, negative. Ngayon po, kung may kalawang, yung positive dun sa dulo, kuha lang po kayo ng flat screw. Linisin nyo lang. At kung ito po, kung makalawang din, ay kuha kayo ng liya. Liya lang po. Tapos, bili ng bagong battery. Magandang battery po, yung original, no? Huwag po kayong bibili ng mga local. Dahil yung mga local po, nakakasira ng remote. Namamaga. Tsaka kumakatas yung battery. Doon po nasisira yung mga terminal at nangangalawang. Okay, bili, ito po, local po ito. Bili po kayo ng battery, yung original. Okay, so maraming salamat po ngayong araw na to. Salamat po sa mga nanood na sana po may natutunan po kayo kahit paano kung paano mag-check na remote kung gumagana ba or hindi. So ganun lang po. Kasi po kung hindi nyo manalaman kung bibiling bago, ngayon po baka hindi naman pala remote ang sira. Eh kung minsan po ang sira ay yung mismong unit sensor. Okay, so ito po yun.
Ayan, ito po yung sensor ng unit. Ayan, dito po yan na nailaw din na kulay pula. Ibig sabihin po, yun ang sensor. Yun po yung sira kung sakaling umaandar po ang remote nyo. Yun po ang sira. So, kailangan patingin nyo po sa gumagawa. Kasi po, hindi nyo po kayang palitan yun. Okay? So, maraming salamat po ulit. Thank you.